morning guys. Nasa kabaan tayo ngayon ng EDSA. At ngayong araw ay pupuntahan natin at i-update natin yung matagal nang hindi natin update na MRT Line 7. So, check natin ngayon kung ano na yung mga pagbabago dun sa mga station niya. Dahil 6 na buwan na mula nung last vlog natin. So, pasadahan natin ngayon o puntahan natin kada site mula dito sa may North Triangle or Common Station ng MRT ay magbibiyahe tayo hanggang dun sa dulo sa may San Jose del Monte, Bulacan. Tingnan natin yung mga sitwasyon ng bawat station. Alright, let's go! So ayan, nasa harapan na natin yung Common Station dito sa may North EDSA. Dito, kanan tayo dito. Nasa mismong ano na tayo, North Triangle or Common Station. Makita nyo dito na triangle siya dito sa area na to. Ayan. Sa EDSA, sa was dito, sa papuntang Quezon City Memorial Circle. Ayan, nandiyan yung Trinoma. Dito itatayo yung station niya. Dito sa may taas natin. Yan yung North Station o North EDSA Station. So diretso tayo. Tignan natin dito. Diretso tayo hanggang dun sa may circle. Tignan natin dito. Tapos sa bandang kaliwa niya dito, nandyan naman yung Metro Manila Subway na kasalukuyang tinatayo. Sabay-sabay yung proyekto ng gobyerno ngayon. MRT7, yung mga karagdagan ng Skyway Stage 3, yan, mga subway, at marami pang iba. 2 to 5 years ay talagang marami nang matapos nito. Antayin natin yung pagbubukas ng mga bawat project. Diretso tayo dito hanggang dun sa may Quezon City Memorial Circle. Tingnan natin yung mga kaganapan dun. Kasi yung susunod na istasyon ay nandun sa circle. Kung hindi naman maabot ng camera natin ng GoPro ay padaan na lang natin ng drone para makita nyo rin yung sitwasyon. So dito banda ay yung mga elevated na portion niya. Tapos pagdating din sa may Memorial Circle ay underground dyan. Hanggang dun sa may University Avenue. Underground din dun. Yan, ganito yung gilid niya. May mga railings siya o safety railings dito sa gilid niya para walang makaakyat ng mga tao o mga magnanako ng bakal diyan sa loob. So para safe. So ngayon ito yung sarapan natin. Yan naman yung Memorial Circle Station diyan. So ipakita natin sa drone kasi hindi ko malapitan yung ano, station eh. So i-broadcast na lang natin siya via drone para ma-visualize nyo kung ano yung itsura niya sa ngayon. Tapos ipakita rin natin yung rendered image niya pagkatapos niya. Right, yan. Ito yung Memorial Circle Station ng PNR. Ay, ng MRT7. Sorry. Alright. So ito, makakanan tayo dito sa may Commonwealth. Paglagpas dyan sa may footbridge na yan, yan yung University Avenue. Yan, sa may mga bakal dyan, mga may itim. Dahil matagal nang hindi naituloy ito eh. Kumbaga nagpalit siya ng contractor. Dito lang yan, malapit sa ano, footbridge. Tapat ng Jollibee. Yan, ito yung University Avenue Station ng MRT7. Kita natin sa drone na may mga party dito na yung dating wala pang mga railings ay ginagawa dito. May mga gamit din sila dito sa area na to paglagpas konti ng University Avenue Station. So pasok tayo sa motorcycle lane dahil nasa ano tayo. Yan, para safe. So ganito yung sitwasyon dito sa Commonwealth area sa ginagawa nilang MRT Line 7. Yan. So bali ang susunod na station natin ay Tandang Sora Station. Yan, nasa kaliwa natin o gitna ng MRT Line 7 yung mga bagon.
ng tren. Marami naman to, biglang kaliwa. Yan, nandyan sa gitna yung mga bagon ng tren. Yan o, kailan kayo magkaroon to ng testing? Hanggang dun sa area ng matapos na o tapos na. Yan o, wow. Itong standang solar station ay mayroon na siyang mga trusses sa taas na lalagyan ng bubong. May mga steel girder sa taas na. Yan o. Napatungan na yung dating update natin, nung last update natin ay sa baba pa lang. Ngayon ay mayroon na siyang mga trusses sa taas na paglalagyan ng mga bubong. Wow. Grabe. So, bali yung contractor niya na iba dun sa gumagawa ng rail niya o railless. So, diretso tayo. So, sunod na station natin ay Don Antonio. Tignan natin dito yung mga kaganapan din. Let's go! Dito ay kompleto na eh. Yung mga railings dito o safety railings. Tignan natin kung saan na yung pinakadulo nang tapos na. Diretso lang tayo. Sorry sa mga laging nagpapaalala sa akin regarding sa update ng MRT7. So ito na yung pinakahihintay nyo, mag-update na tayo. Medyo matagal kasi ito na update. Kumbaga aabutin ka ng 5 oras hanggang dun sa pinakadulo. Kaya pinaghandaan ko siya para ma-update natin ngayon at at the same time ay ma-edit din natin, dahil mahirap mag-edit din. Tayo yung cameraman, tayo yung artista, tayo yung editor, tayo rin yung publisher. So apat yung trabaho natin as vlogger. Wala naman tayong katulong. So yan, pagpasensya nyo na sa mga subscribers ko na nagre-request regarding sa update. So anyway, susunod na station natin ay Don Antonio. So ito na yung Don Antonio Station. So yung last vlog natin ay mapapansin nyo dito na hindi pa gumagalaw eh. Pero ngayon kitang kita naman natin na talagang puspusan na yung ginagawa nila dito. Yan, ito yung rendered image niya pagkatapos, itong Don Antonio Station. Alright, so yan. Next ay Batasan. Diretso lang tayo. Let's go. Pataas dito ah. Mataas yung ano niya, yung pader niya dito. Ah, okay. Pinantay nila dahil malalim dito sa area na to. Kaya pinantay nila. Ito naman na sa harapan natin ay yung Batasan Station naman ng MRT7. So, yung last vlog natin ay dyan pa lang sa baba. Pero ngayon ay meron na siyang second floor. May mga trusses na rin sa taas. O mga beam, steel beam. Okay. So yan, ongoing din dito yung construction niya. Yan ah, kitang-kita natin sa drone na medyo malawak na yung nalagyan ng mga steel beam niya. Tapos yan, ito naman yung rendered image niya pagkatapos naman ng station na to. Yan. Okay, so next station natin ay Manggahan. Tingnan natin dito sa Manggahan kung ano na yung sitwasyon dito. Let's go. Diretso lang tayo. Diyan na yan sa may Iglesia ni Cristo, yung Manggahan Station. Oh, dito oh, kitang-kita dito na may mga steel beam na sa taas, yan. Doon sa second floor niya. Yung last vlog natin, last May, ay wala pa mga steel beam. Puro pa lang mga poste diyan. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman na may second floor na. Ginagawa na yung taas niya. Ang dami ng steel beam. Alright, diretso tayo. Yan oh, wow. Ito naman yung sitwasyon dito sa may Manggahan Station ng MRT7. Yan. Grabe, puspusan na talaga. Yan oh, yung taas niya, may mga trabahante. Yan. Yung kalahati niya ay wala pa, pero susunod na yan, palagyan na rin yan.
So balik, ganito naman yung rendered image niya pagkatapos ng proyekto na yan o station na yan. Ganito. Yan. Okay, so diretso tayo sa may Doña Carmen naman station. Yan, diretso lang tayo. Sana po huwag umulan para makapagpadron tayo hanggang doon sa dulo sa San Jose del Monte. Sunod na station dito ay Doña Carmen. Yan, nasarapan na natin yung Doña Carmen. Yung mga columns niya ay ginagawa na rin dito. Kumbaga ongoing na yung pagre-repair dito ng columns at pagsasaayos ng mga pier heads niya para mapatungan to. I think meron tong second floor din eh, parang yung nangyari dun sa mga previous station. Meron siyang second floor. Wow. Okay, mabilis na rin. Yung last vlog natin dito ay hindi gumagalaw to eh. Walang gumagawa dito. Pero sa ngayon ay meron na, dahil iba na yung contractor nito. Okay, so proceed tayo. Diretso lang tayo dito hanggang marating natin yung Regalado station. Let's go. Okay, medyo malawag na dito. Abutin natin yung Regalado station. Nasa harapan na natin yung Regalado station ng MRT 7. Ayan o. Ito yung Regalado station ng MRT 7. So as you can see, may mga gumagawa na rin dito at inaayos na yung mga columns na naiwan ng dating contractor nito. Yan dito. Nilagyan ng pier cap o pier heads per columns yan para malagyan na ng second floor. Yan o. Wow. Dati nung last vlog natin ay may mga may mga maitim-itim na ng mga bakal at nakatenga. Nakatenga to. Walang gumagawa. May mga nakalagay ng mga parang sako na kulay blue. Nakabalot yung pinakataas niya. Pero ngayon ay gumagalaw na siya at pasalamat tayo sa Diyos at napalitan na yung contractor nito. Alright. Proceed tayo sa Mindanao Avenue Station. Doon sa malapit sa SM Fairview. Nandun yun. Alright, let's go. Dito ay kakanan tayo. Sundan natin yan, yung daanan ng rails ng MRT 7. Yan, diretso tayo hanggang dun sa may SM Fairview. Yan yung tagos niya. At makikita naman natin dyan yung station ng Mindanao Avenue. So bali malapit siya dati dyan sa Mindanao Avenue, pero nilipat nila dun sa malapit sa SM dahil karamihan nga naman mga tao na sumasakay niyan ay bumababa sa SM Fairview. So nilipat nila ng konti, mga ilang metro. Alright, diretso. And dito ay tatawarin natin yung Mindanao Avenue. At pagkatapos nun ay yun na yung station. Nandun mismo sa SM Fairview. Alright, let's go. Yan, dito. Diyan oh, may mga parte na may mga lumang mga bakal dito. Ito, dapat dito itatayo yung station. Pero inurong nila diyan sa may malapit sa SM. Para ilang metro lang naman dito. Para yung mga tao ay hindi na maglalakad papuntang SM. Kasi yan na yung SM Fairview. Yan. Okay. Yan, ito na yung station ng Mindanao Avenue. So bali kitang-kita nyo na ongoing yung ginagawa nila dito. May mga screen na nilagay nila tsaka mga ito tolda na kulay blue. Yan, so far ongoing naman yung ginagawa dito. Maraming mga trabahante at may mga guard na nagabantay sa kanila.
Alright, so sunod na station natin ay Quirino Station. Along Quirino Highway lang to. Diyan sa may malapit sa may Jollibee. Alright, let's go. Ito ay paglagpas po ito ng ano, SM Fairview. So bali sunod naman nito, Quirino Station ay Sacred Heart. Diyan sa may unahan lang ng konti. Dito yung Quirino Station, malapit sa may Jollibee. Yan, dito. Diretso lang tayo dito. Yan, diyan sa may kanto diyan, diyan yung Quirino Station ng MRT7. Yan, dito sa may kanto na to. Dito yung gagawin nilang Quirino Station. Tapos yun, sunod dito ay Sacred Heart. Diretso lang tayo. Dito ay may mga river cage na mga nilalagay dito sa may gitna. Ayan, may mga crane dyan. May mga river cage na dito. Ayan, oh. Lalaki ng bakal. So paglagpas naman dito sa ginagawa dito ay may mga pakonti-konti dito sa kabila naman. Ayan, may river cage dyan. Tapos dito ay nasementohan na o kumpleto na. Diretso lang tayo hanggang dun sa may Lamesa Dam or Lamesa Nature Reserve. So bali diretso lang tayo, sa kanan natin ito yung Lamesa Dam. Diretso tayo mga kaibigan. Dito ay may mga mangilan-ngilan na mga steel box girder dito sa taas. Tapos yung iba dito ay may mga stubs na. Wow. Yan o, sa taas. Not sure kung ginagawa na to, kung may tao na sa taas. Mamaya i-check natin sa drone. Pero may mga net na kasi na nilagay nila. Yan, sa taas. Tapos dito, paglagpas dyan sa mga meron ng mga girders, ay dito, may mga river cage na. Tapos dito, maglagpas dyan, may mga nakatayo na rin ng mga river cage dito. Alright, so yun, tapos na siguro yung ginawa nilang soil testing dito. Kasi may mga mangilan-ngilan na nakatayo dito ng mga river cage. Dati ay wala pa. Yan. Dito. Yan yung dadaanan niya. Hindi pala dito. Dumaan siya sa may ano, dito sa may Lamesa. Ay, nandiyan yung mga river cage sa loob. Siguro yung ano dito, yung lupa dito ay malambot, kaya dinaan nila dito. Medyo lilihis siya. Magka-curve siya papunta dito. Tapos dito may mga kompleto na rin na nakatayo ng mga poste o mga pier. Ito na, Lamesa Nature Reserve. Yan sa bandang kanan natin, yung Lamesa Dam. Dito ay ilalagay nila yung Sacred Heart. Dito naman yung station na Sacred Heart. Dito lang sa may unahan. So bali dito, dyan sa may area na to, ay dyan nilalagay yung Sacred Heart na station ng MRT7 dito sa village na to. Yan, dyan sa village na yan, Amparo Village, dito sa tapat na to. Dito yung station ng Sacred Heart ng MRT7. Alright, so diretso tayo. Puntahan naman natin yung bandang Tala Station, kung ano na yung kaganapan doon. Padaanan natin. Let's go. Dito ay medyo traffic. Makulimlim po yung kalangitan.
sana hindi umulan. Yun, dito naman yung depo ng MRT 7 sa bandang kanan natin. Okay, bakit kaya? Traffic hanggang dito. Yan, sa taas natin ay yung mga luma na nilagay nila ng mga girders at mga poste dito. Lumang-luma na to. May mga mangilan-ngilan na rin na mga ano dun, no? Yung mga rebar cage sa loob ng depo. Wow, baha. Eh tayo, dekado. Baka hindi kakayanin ng motor. Wow, wow, win. Sana walang manhole dito. Nalubog tayo dito, mga kaibigan. Wah! Uy, meron. Muntik na. Ba dito, walang drainage eh. Ito yung depo ng MRT 7. Anyway, sana hindi umulan. So, diretso. Diretso lang tayo hanggang sa may Talay Station. Tapos sunod doon yung last station ng San Jose del Monte. Malapit 'yun sa may ano eh, Skyline Hospital. Yung station na 'yon. Dati ang pagkakalam ko at na-i-vlog natin ay doon sa may katabi lang ng SM, pero hindi daw pala. Dahil inurong nila hanggang doon sa may Skyline Station or Skyline Hospital. Hanggang doon yung dulo ng MRT 7. So, yun. Diyan sa harapan natin, manood lang kayo mga kaibigan. Ito yung ano, ipakita ko na lang sa inyo yung mga bahagi dito sa medyo last o malapit na sa Talay Station ng MRT 7. Ito yung mga luma na mga poste at mga girders dito. Yun oh. Oh, dito may mga rebar cage na rin dito. Yan. Yan. Tapos dito, tingnan natin dun sa may unahan, malapit sa Talay Station, kung may mga katayo na rin ng mga poste. Dito. Yan, dito, so far. So as of now, yung mga dumadaan dito ay okay na. Wala siyang mga sagabal sa gitna. Dahil wala pa, wala pang tinapay yung poste dito. Yan. Diretso lang tayo. Dito yung Talay Station, malapit dito sa may palengke. Dito ilalagay or ipapwesto yung station ng Tala. Dito. Dito ay wala, wala pang mga ano dito, ah. Walang mga poste or anumang activity na nangyayari dito. Yan. As you can see sa harapan natin. So, yun, malamang inuuna nila yung nasa likod natin. Hanggang dun sa may Fairview. SM Fairview.
dito lalagay yung Tala Station. Malapit sa palengke. So, yan, proceed tayo dito sa may pinakadulo o pinakalast station. Dito sa may malapit sa Skyline Hospital. Let's go. So, ito na yung SM San Jose. Subali, kita nyo naman dun sa dinaanan natin ay wala pang mga poste na mga nakatayo. And wala rin mga equipment nila. So wala pang mga activity dito malapit sa may SM. Ah, dito yung SM San Jose. So yan, proceed tayo dito sa may unahan. Dito sa may last station. Sa may malapit sa Skyline Hospital. Let's go. Yan, malapit na tayo. Yun. Yan na yung hospital na Skyline. So dito, sa area na to, ilalagay yung station ng San Jose del Monte, Bulacan. So yan, i-check natin mga ilang buwan kung kumusta na dito. At mag-update ulit tayo sa MRT 7. Siguro after 3 months, mga ganun. Dahil mahaba-haba ito eh. At ma-update din kayo dito sa mga last station. So yan, maraming salamat sa pagsama sa akin. At ingat po tayo palagi sa ating mga ginagawa at biyahe. Alright, again, this is Rex and this is Rex Droney TV. Ride safe po sa ating lahat. Peace!